Hi guys! Good morning, good morning! Ayan, kamusta po kayo dyan guys? Kamusta po yung ating mga masugid na taga-subaybay sa ating Monting Channel? Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyo mag-subaybay sa activity natin dito sa ating organic farming system ng Victory Global. So ngayon guys, ay nagpapasalamat ako sa patuloy na mga bumabalik na po ngayon yung ating mga online. No? Yung mga dati na nagpo-purchase sa atin, patuloy pa rin na nagpo-purchase. Thank you so much sa inyo. At nagtitiwala ko kayo at talagang inaaral ninyo yung pamaraan ng organic farming system. No? Yung pasasalamat ninyo sa akin, pinabalik ko din sa inyo na pasasalamat kasi one time makakarating ako sa lugar ninyo para tayo ay magkandak ng mga presentation about sa organic farming system. Para maiwasan na po natin yung pag-ispir ng mamatay kuhol, mamatay damo, panguod, ganyan. So, ngayon guys, ang karamihan ng palay dito sa ating lugar, sa amin sa Ipata, ay mga nagbubuntis na or mga nakabunga na. So, nalagpasan na nila yung kuhol at damo, yung ibang gumastos ng marami, ng malaki. Yung iba naman na sumunod sa organic farming system, hindi na nag-ispir ng kuhol, pang damo, at pang insekto. So, yun talaga yung sasabi natin organic kasi hindi niya nilasan yung palayan niya. So, healthy yung kakainin. So, mayroon tayong mga ganong farmer, no? So, ngayon guys, ang pinag-problema naman nila yung more on atangya, borer, yung mga insekto na naman napipinsalain yung mga palayan. So, so far guys, sa triggers ko yung sa Impanta, ay ito yung problem, no? So, from Mindanao, no, at halos naikot natin yung Mindanao, ay ganun din yung problem. Isa lang yung problem natin. Pero ngayon guys, ang masasabi ko sa inyo about sa problema natin ay iwasan na natin yung chemical. Kasi kapag patuloy tayong gumagamit na pag-i-spray ng chemical, ay patuloy din silang dumadami. Kumaga parang pinatayin sila ngayon, tapos pag rest back nila, napakadami na nila, hindi mo na sila kakayanin. Ang ending ay tayo pa rin yung luli, no? So dito guys, sa ating organic farming system, ito si organic full harvest fruit and fertilizer ay isang liquid fertilizer na kung saan ay maiiwasan na natin pag-i-spray ng mga pangatangya at pang-borer. Kasi hindi niya papatayin kasi hindi naman siya chemical, organic naman siya. Pero ang nangyayari guys, pinapatibay niya yung dahon, pinapatibay niya yung halaman. Kung kaya yung mga insekto na nanggagaling sa kapitbahay na palayan ay hindi na niya kayang pinsalain yung palayan mo na may spray nito. Kasi nagiging matibay, nagiging matigas, kahit green pa siya yung dahon, green yung dahon, pero hindi siya ganun kalambot. No? So kahit hawakan mo nga yung kamay, yung dahon na nahawakan ni Ricky Brown ay para siyang nasusugatan kasi ganun siya katalas. So yung insekto, hindi niya talaga kayang pinsalain. At bukod ba dun guys, napakataas ng calcium, boron at zinc dito guys. Kaya yung bunga ng palay mo talagang magkakalaman talaga. Mahihiwasan yung pag-iipa. At bukod ba dun guys, ang application kasi natin guys ay every 10 days. Ibig sabihin, synthetic, nagtapon kayo ng pataba, no? 45 days mong palay. Pero sa kasalukuyan, hindi na tayo nagtatapon kasi nga hindi na kita yung lupa. No? So dito, ispray lang tayo ng ispray every 10 days. At ang nangyayari guys ay naiiwasan na natin pag-spray ng mga chemical, ng mga nalaso na yan. So, dito guys, 1 liter natin, may-spray natin yan ng hanggang 3 hanggang 4 beses sa isang hektarya. Sa halagang 1,800 pesos, ay marami ka nang mararating sa palayan mo. So, ano pa man ba ang hinihintay natin guys? Subukan na para malaman natin ang resulta. That's it for now guys. Follow for more.